alam niyo mga brad, itong washing machine na ito ay umuusok daw tapos umuugong na lang. Kaya wag na lang po nating testingin ito dahil ito naman po ay makikita natin kung ano po naging issue po nito, kung bakit ito umuusok at umuugong. Kaya ngayon mga brad, samahan niyo po akong buksan ito para po may turo ko po sa inyo ang mga pamamaraan po sa paggagawa po nito. Wala nang capacitor ito. Ito din dati oh. Pumutok. Kasi itong pandalawa. Ayun mga brad, ganun din oh. Pumutok din pala ito oh. Issue po nung una, pumutok. Tapos pinalitan po nitong isa. Ganun din ang issue nito. Pumutok din. Kaya ito po siguro ang dahilan ng pagkausok at ugong. Kaya ayaw mandar ang motor ng washing machine. Kaya titingnan po natin ito mga brad. Kung ilang microfarad po ito. Yan po, 10 microfarad. Kaya ngayon mga brad, magpapalit po tayo nito. At meron din po akong ituturo sa inyong paraan. Tulad po nito mga brad, ito po yung capacitor ng washing machine at may dryer. Ito 10 microfarad. Ito po yung dilaw. Tapos ito namang gray at brown. Sa dryer po yan. Ito po 4 microfarad. Ito po yung na gray at brown. Tapos ito naman yung dilaw, yung sa washing. Ay mga brad, ito pong washing, sa washing natin, mahina na po ito. Kukuha mo na ito yan ng tester para matester po natin itong dilaw. Ganito yung mga brad ha. Dito dapat ang palo niya kasi 10 microfarad po ito. Dapat dito po yung sagad. Ngayon mga brad, ate pong istirin mga brad, oh, ayan po, parang mahina na nga itong, ayan po, hindi po umabot sa hanggang 8 lang po siya. Oh, diba mga brad, ibig sabihin mahina po itong ating sawasing, ano? Ngayon itong gagawin natin mga brad, oh. Ito pong sa dryer para lumakas po itong sa washing, pagsasamahin lang po natin yan, no? Yan po. At yun po pagsasamahin ito para po lumakas itong ating capacitor ng washing machine. Tapos atin na pong testirin mga brad kung papalo na ba siya dito sa sagad. Baliktarin pa natin. O yan mga brad ha, sumagad na yung palo niya kabila. O di ba? Kaya puyin natin itong ikabit mga brad dahil nakuha na po natin ang tamang microfarad nito.
Okay na mga brad, atin na pong testing nito, atin nang ipa-plug in. Tapos pipihitin na po natin yung timer kung ito ba ay under na. Basta ito pong capacitor nito mga brad, okay na po ito. Muna ikakabit sa loob to. Tapos atin na pipihitin yung timer.